Arnhem, Holland. Dito naninirahan si Win Si Hao at ang kanyang buong pamilya. Sila ay mga Inchi mula sa bansang Hong Kong. Nakarating sila ng Europa para maghanap ng mas magandang buhay. Si Win Si ay 14 anyos at may isang kapatid na lalaki. Mahusay siyang tumugtog ng piano, matalino at mahilig makipagkaibigan. Isang typical teenager, hindi mabubuhay kung walang cellphone. Laging nasa uso ang pananamit at laging nasa mga party. Sa isang international school siya nag-aaral, ang Lawrence Lee International School, na karamihan ay mga tulad rin nilang Chinese ang mga estudyante. Doon niya nakilala ang isa ding dalagita na ang pangalan ay Polly. Mas matanda si Polly kay Win Si ng 1 taon. Pareho sila ng mga hilig, kaya madali silang naging magkaibigan. Pero noong 2011, biglang nagkasira ang dalawa. Nagsimula ang lahat nang mag-post si Polly ng kanyang picture sa FB. Medyo mapanghas ang suot niyang damit sa litrato. Nakita ito ni Win Si at kaagad na nagkomento. Ayon sa comment, OMG, ano ba yung suot mo girl? Para kang pukpuk. Nang mabasa ito ni Polly, tumaas ang dugo niya sa ulo, pero pinilit niyang huwag sumagot. Kinausap na lang niya ang isa sa kanilang mga FB friends na pagsabihan si Win Si. Prenohan ito ang kanyang bibig dahil kapag hindi siya nakapagtimpi, baka kung saan siya pulutin. Dito na nagsimula ang mga post ng dalawa na may mga patama sa isa't isa at pagpaparinigan sa Facebook. Bagamat walang gustong magpakumbaba, isa man sa kanila, naniniwala ang kanilang mga kaibigan na isang araw ay magbabati din sila at balikasiyahan at party-party na naman ang dalawa. Pero parang hindi na mauulian si Polly kay Win Si. Bawat araw kasi ay lumalalim ang kim-kim ng galit nito sa dating kaibigan. Hindi niya matanggap ang naging komento nito sa kanyang litrato. Napakadami pa namang nakabasa. Para bang sinasabi nito na masyado siyang uhaw sa atensyon ng mga lalaki. Hanggang isang araw, isa sa kaibigan nila ang nagdaos ng birthday party noong December 2011. Hindi imbitado si Win Si, pero kung bakit umattend pa ito. Kararating lang niya nang makita siya ni Polly. Sinugod siya nito at agad na kinumpronta. Nagtaltalan ang dalawa hanggang sa tuluyan ang nagpangapit. Agad naman silang inawat at pinaglayo ng mga tao. Mainit na mainit si Polly at galit na galit na ipinamukha kay Win Si na hindi naman siya imbitado. Bakit siya nandun? Walang may gusto na nandun siya sa party, kaya lumayas na siya. Panira lang siya sa kasiyahan nila. At habang papalayo at may pumipigil, isinigaw nito na papain kita kay Win Si. Para lang matapos na ang gulo, pinakausapan siya ng mga kaibigan na mas makabubuti kung uuwi na lang siya. Hindi makapaniwala si Win Si. Ang akala niya, mga kaibigan niya rin ang mga tao doon sa party. Lumalabas na lahat ng mga ito ay kampi kay Polly at wala ni isa man sa mga ito ang nagpakita ng simpatya sa kanya. Patakbo siyang umalis habang umiiyak. Kinabukasan, balikbombahan na naman ang dalawa ng kung ano-anong masasamang text sa FB. Patutsada dito, patutsada doon. Halos araw-araw na lang. Yun ang una nilang mababasa sa kanilang social media messages. At ang mga pagbabanta ni Polly, bawat araw ay mas lalong tumitindi. Kung dati deadma lang si Win Si sa mga pagbabanta nito, ngayon ay nakakaramdam na rin siya ng takot na baka nga totohanin ni Polly ang mga sinasabi. Ipinabasa niya rin ito sa kanyang mga magulang at maging sila ay nababahala para sa kanya. Hanggang sa sumapit na ang January 14, 2012, alas 3 ng hapon, kasagsaga ng taglamig. Nasa bahay lang si Win Si, ang kanyang kapatid na lalaki at ang kanyang ama, pero ang kanyang ina ay nasa trabaho pa. Kasalukuyang nagluluto ng hapunan si Mr. Hao nang may kumutok sa kanilang pinto. Inihinto nito sandali ang ginagawa at binuksan ang pinto.
Isang binatilyong Chinese ang bumungad sa kanya. Sinabi nito na meron siyang sadya kay Winsey. Ang akala pa ni Mr. Hao, maniligaw ito ng anak. Kaya maayos niya itong pinatuloy sa loob ng bahay at sinabing tatawagin lang niya si Winsey. Matapos sabihin sa anak na may bisita siya, bumalik na uli ang ama sa kusina para ituloy ang ginagawa. Nang makita ni Winsey sa sala kung sino ang kanyang bisita, nagtaka siya. Kasi hindi naman sila magkaibigan ni Jinghua. Nakikita niya ito sa school pero di naman sila personal na magkakilala. Nagtataka man, binati niya ito at saka isinara ang pinto na pinakadibisyon ng sala at kusina para hindi marinig ng kanyang ama ang kanilang usapan. Pero wala pang isang segundo matapos ilapat ang pinto, inatake na siya na Jinghua ng patalim, direkta sa kanyang mukha at leeg. Habang sinasabi na sorry Winsey, pero kailangan kong gawin ito. Natigilan si Winsey at nasyak sa ginawa ng kanyang bisita. Sa sobrang takot ay nagsisisigaw ito. Narinig ng kanyang ama ang kanyang sigaw at taranta itong napatakbo patungo sa sala. Pero sinalubong siya ni Jinghua at iwinasiwas ang hawak ng patalim sa kanyang mukha. Nanlaban ang matandang lalaki at nagtamo ng mga karagdagang sugat sa kanyang mga katawan at braso. Narinig din ang kapatid na lalaki ni Winsey ang pagkakagulo sa sala at napabalikwas ito. Nakita niya nagpapambuno ang kanyang ama at di kilalang lalaki, kaya agad siyang tumawag sa telepono at humingi ng saklolo. Hindi na nag-aksayan ang panahon si Jinghua at mabilis na tumakas bago pa siya madatna ng mga pulis. Ilang minuto pa ang dumaan at sa wakas, dumating na rin ang mga paramedics. Isinugod nila ang mag-amang Winsey at Mr. Hao sa pinakamalapit na ospital. Agad rin nilang kinordon ang bawat kanto ng lugar para hanapin ang sospek. Alam nilang hindi pa ito nakakalayo. At pagkatapos nga ng 2 oras na paghahanap, ay nasa kotery nila si Jinghua. Nagtatago ito sa damuhan sa kahabaan ng karsada. Samantala, nalapatan naman agad ng lunas ang mga sugat ni Mr. Hao na karamihan ay nasa mukha. Mabuti na lang at hindi ganun kagrabe ang kanyang natamo. Pero si Winsey ay hindi magandang lagay. Nasa ICU ito at comatose na. Makaraan ang 5 araw, tuloy na itong binawian ng buhay. Parang pinagsakluba ng langit at lupa ang mga magulang ni Winsey, lalo na ang kanyang ama. Wala siyang nagawa para mailigtas ang anak. Labis-labis ang kanilang kalungkutan. Dadalawa na nga lang ang anak nila, nabawasan pa ng isa. Sa isip ni Mr. Hao, ilalaban nila ang kaso. Pero iba ang batas sa bansang Holland kumpara sa China. Protektado ng batas ang mga minor de edad at malamang hindi nila makakamit ang tunay na ustisya na gusto nila. Bilang pagpupugay sa alaala ng anak, nag-alay sila ng isang farewell ceremony para kay Winsey. Madaming mga kaibigan at mga kakilala ang dumalo at kabilang sa kanila ay si Polly. Makikita sa isang kuha sa video na masaya itong nagsindi ng kandila sa lantern at pinalipad sa langit habang masayang isinisigaw na goodbye Winsey. Samantala, sa himpilan ng pulis ay inimbestigahan na si Jinghua. Ayon sa kanya, napag-utusan lamang siya ng isang kaibigan na nangangalang Wesley para gawin ang krimen. Si Jinghua ay 14 anyos na binatilyo, nakatira sa Rotterdam. Ayon sa paglalarawan ng kanyang ina kay Jinghua, ang kanyang anak ay wala masyadong personalidad. Wala itong tiwala sa sarili. Hirap na magkaroon ng mga kaibigan. Kaya kahit nung bata pa ito, madalas nitong ipinamimigay ang kanyang baon para lang isali siya ng ibang bata sa kanilang laro. Hanggang sa paglaki niya ay ganun ang ginagawa nito. Para lang tanggapin siya bilang kaibigan at isama sa kanilang barkada, pumapayag ito na utos-utusan. Maituturing siyang isang sidekick ng isa sa mga grupo ng mga kabataang lalaki sa school na nagngangalang Wesley, ang nobyo ni Polly. Ayon sa salaysay ni Jinghua, matagal nang iniuutos sa kanya ni Wesley na iligpit si Winsey
bilang paghihiganti ng kanyang girlfriend na si Polly. Ang totoo, pangalawang pagtatangkana niya ito. Noong una, binalak niyang patayin si Wincy. Hindi natuloy dahil nang puntahan niya ito sa kanilang bahay, walang tao sa mga ito. Ayaw na sana niyang gawin dahil takot din siya. Pero binantaan siya ni Wesley na kung hindi niya gagawin, ay siya naman ang kanyang ipatutumba. Sinabi nito na konektado ang kanyang pamilya sa Chinese Mafia sa Holland. Kaya wala siyang nagawa kundi gawin ang krimen. Dahil dito, dinampot si Wesley at isinalang sa pagtatanong. Pero itinanggi nito ang mga paratang ni Jinghua at sinabing hindi niya ito kilala. Ipinakita ni Jinghua sa mga otoridad ang palitan nila ng text ni Wesley kasama ang girlfriend nitong si Polly sa kanilang usapan tungkol sa planong paglikpit kay Wincy. Kaya pati si Polly ay inaresto. Pilit na pinagtatakpan ni Wesley ang nobya at ang laging itinuturo ay si Jinghua. Habang si Polly naman ay walang kagatol-gatol na ibinunton kay Wesley ang sisi. Nang malaman na ni Wesley na ipinagkaanulo siya ng kanyang nobya, doon palang ito umamin. Sinabi nito na lumapit sa kanya si Polly at nagsabi na meron siyang kagalit at gusto niya itong ipalikpit. Babago pa lang siyang sinagot ni Polly at gusto niya magpa-impress sa nobya. Kaya sinabi niya dito na siya na ang bahala. Meron siyang tao na gagawa nun para sa kanya at yun na nga si Jinghua. Tinawagan niya ito at inalok na ililibre sa isang nightclub kasama na ang bottomless drinks at halagang 150 euro para ilikpit ang isang babae. At pumayag naman ito. Lahat sila ay napatunayang magkakasabwat sa pagpatay kay Wincy. Pero dahil mabait ang batas para sa mga minor de edad, lalo na sa bansang Europa, nahatulan si Wincy at Polly ng 2 taon lamang sa juvenile detention at nag-undergo ng 7 taong counseling. Si Jinghua naman ay nahatulan ng 1 taon at 1 taong probation. Marami sa kapwa nila mga Chinese na nasa Holland ang nagalit sa baba ng parusa. Pero wala silang magagawa. Yon ang batas kung saan sila naninirahan. Nakalaya na ang 3 noon pang 2017 at ngayon ay malayang ipinagpapatuloy ang kani-kanilang mga buhay.